Hi guys, today i-review ko sa inyo itong bagong labas. Sorry, tinitingnan ko yung notes ko, no. Itong bagong labas na pabango from Chanel. And this is the N1 de Chanel Le Rouge. Ito siya. Parang ang pinaka-main note or main ingredient nitong product na to is red camilla extract. Kaya yan, red yung bottle. Meron din itong skincare. Binigyan nila ako ng sample. Ayan, no, makikita ninyo. Kaya yan yung parang pinaka-theme nitong product is parang floral na red. And this is the revitalizing serum. And meron din silang revitalizing cream. Oh, may eye cream din. Yan, dami nilang binigay sa akin na sample. And meron din silang foundation. I think may iba pa. May lipstick din yata, if I'm not mistaken. So, parang whole line siya. Bagong line siya. Etong foundation and itong skincare, I will review it on a separate video. So, today, magpo-focus lang muna tayo dito sa pabango. The idea ata nitong N1 is to target yung younger generation because N5 or Chanel number 5 is, even though gumawa na sila ng maraming flankers and yung mga nanonood sa akin na mga younger generations, itry ninyo yung low at saka yung au premier, even the eau de toilette, baka magustuhan ninyo. Kasi I think yung mga flankers na yun is to target nga yung the younger generations then. But because Chanel number 5 is sobrang matagal na sa market, parang ang dating kasi is parang sobrang pang-mature na lady siya, or men, syempre. Men could also use Chanel number 5 line, of course, pabango lang yan. So maraming mga younger generations yata ang umiiwas. Kaya ginawa nila yung Chanel number 1 or N1 na line, kasi ito yung parang sa mga bagong generation. Ngayon, yung review nito, nakikita ko maraming nadidismaya. Kasi ito yung bagong labas na pabango ng Chanel. Parang nung nilabas din nila yung Gabrielle, for the longest time, iniwasan ko din siya because ang daming negative na review na parang sinasabi, ang tagal naglabas ng pabango ni Chanel, and then nung nilabas si Gabrielle, parang nakakadismaya. Turns out, gusto ko siya. It's not parang super, super special, but it's nice. It's okay. Ngayon, itong N1, hindi siya eau de toilette, hindi siya eau de parfum. This is eau parfumé. And pareha siya ni Le Privé. Na-review ko na yon, ilalagay ko din dito. Si Le Privé is also eau parfumé. Kung titignan ko, si, syempre, si Le Privé, I think, that perfume is parang panggabi, pang bedtime, pero sinabi ko naman sa review, panoorin nyo na lang na pwede ko siyang gamitin sa labas, pabango lang yan, pag binili mo na siya, ikaw na yung may-ari ng bote, gamitin mo siya kung paano mo siya gustong gamitin, okay? But I think that bottle is parang mas sinasabi nilang gamitin mo siya panggabi, pang bedtime, parang ganon, skin scent. Sabi na natin, sa bahay, sa gabi. Itong Le Rouge N1, eto, para naman siyang pang morning, pang daytime, na parang pabango naman siya. Siyempre, pabango siya, no? Pero parang mist lang siya sa body. Hindi siya super strong. But ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo, nagamit ko na siya ng at least 6 hours. Kasi after 6 hours, naligo na ako, no? Nagamit ko na siya ng 6 hours and naamoy ko siya. Yung may whiffs siya, nung amoy, naamoy ko siya. Hindi siya yung, I think, maaamoy ka ng parang arm's length. I don't think so. Siguro kung talagang katabing-katabi ko, yung parang nasa jeep, ganyan, maaamoy ka. This will be good for yung mga healthcare professionals, yung gusto ng mabango, pero hindi ka mukhang nagpabango, parang ganon. Parang ang bango lang nung damit mo, or mabango yung body wash na ginamit mo, or yung shampoo na ginamit mo, parang ganon. Parang mabango ka na hindi ka mukhang nag-try na magpabango, if that makes sense. Maganda rin to dun sa mga masiselan yung ilong, kasi sobrang mild niya, guys. Basahin muna natin yung notes niya. Ang dami ko nang sinabi, kasi sinabi ko na, baka makalimutan ko pa. So, this is a floral fruity fragrance for women. Pero I think pwede rin naman siya sa men, kasi may naaamoy ako ditong parang tabako na note. Top notes are red berries and citruses. Middle notes are rose, jasmine, and orange blossom. Base notes are musk and iris. And yung nose behind this is matagal na siyang gumagawa ng perfume with Chanel, and this is Olivier Polge. So, hindi siya, dahil bagong pabango, bago din yung nose behind this. So, ganito siya, guys. Ayan, kumuha na ako ng paper. Ang ganda ng cap, meron ng Chanel, and then, ayan, simple lang. Alam nyo, gustong-gusto ko, naamoy ko na siya. Gustong-gusto ko yung mga pabango na nilalagyan nila ng logo yung sprayer. Chanel, hindi siya ganun eh.
Ang ganda ng sprayer nito kasi parang nga siyang body mist lang. Tignan nyo guys ah. Diba parang parang body mist lang siya. Unang spray, maaamoy mo yung berries. May sweetness siya. Pero hindi siya yung sweet na parang sugary sweet. This is parang berry sweet. Not very sweet ha. Berry. B-E-R-R-Y. Sweet. Parang fruity na sweet. Pero hindi siya yung sweet na sweet na sweet. Na may pagka... Ito, nahirapan na ako i-describe dito sa part na to. Para siyang pond. Para siyang watery. Pero hindi na may watery na watery. Parang ganon. Kasi low nga eh no. It's parang... weak lang siya na type ng pabango. This is talaga hindi super matapang. And then, may naaamoy ako sa kanyang parang something soapy clean and then floral. Tapos, meron akong naaamoy na tabako na note. Nung sa skin ko, kasi parang, syempre, inamoy ko to sa store bago ko bilihin. And then, pagdating sa bahay, in-spray ko siya. And then, trinay ko rin siya sa bahay. And then, one time, meron sa aming bumisita. And that time, hindi pa ako naliligo. Pero I want to smell clean and nice. And so I sprayed it. And yun, maganda siya. So maganda siya sa bahay. Parang pang lift ng mood. Kasi nga parang ang idea is you wake up, you put your lotion. When you take a shower, you put your lotion. And then you spray this on your skin. And then if you want, you could use another perfume pa on top. Pero if not... Okay lang, para siyang skin scent na hindi siya perfume na perfume. I hope naintindihan ninyo yung ibig ko sabihin. Hindi siya super mahal, but for a Chanel na scent, sabihin na natin kasi hindi siya eau de toilette, hindi siya eau de parfum. Pero some people or many people might still find for 6,800 pesos na 100 ml, medyo mahal siya para sa medyo weak na pabango. Ulitin ko, na-wear ko na siya ng 6 hours. I think kaya ng 8. Pero yung close lang talaga sa skin. Kaya nga maganda siya, sabi ko, sa mga masela ng ilong, healthcare professionals. Basta yung gustong magpabango pero hindi mukhang nag-try na nagpabango. Nung na-spray ko na siya sa skin ko, ang una kong naisip na kaamoy niya is Clinique Happy. Yung dating ni Clinique Happy, yung tobacco note, nung una pa nga, nung unang-una, sabi ko, ala, Clinique Happy lang. Dito na lang ako sa Clinique Happy kasi stronger yon. Ito kasi parang body mist lang siya, mas mahina. But this one, yung berry na note, mas parang happy, nakaka-uplift ng mood. And then yung parang floral na note niya, ginawa niyang parang softer. Kasi si Clinique Happy to me, even though good siya for everyday, yung tabako na note niya is super strong and may darkness sa kanya. I hope that makes sense. Yung mga gumagamit ng Clinique Happy, mag-comment nga kayo below if you agree. Parang fresh siya, good for everyday si Clinique Happy, pero may parang depth, may parang darkness siya na even yung pambabae pwede siyang gamitin ng lalaki. This one, mas happier because mas fruitier siya and musky. Parang fun gamitin. Mas parang, I don't know, mas gusto ko siya. Sabihin na natin, mas mahina siyang version. So if you like Clinique Happy or signature scent mo siya, try this. And mas maganda siyang gamitin sa daytime, mas maganda siyang gamitin everyday. Or use this after taking a shower and then you spray the Clinique Happy on top. If you want. If you want lang naman. Siguro mag-iiba ng konti yung halo. Konti lang because meron siyang fruitiness and yung floral na note niya. And yung muskiness niya. Dahil pareha silang uparfume ni Le Privé. So, itong si N1 na Le Rouge, gagamitin ko siya sa daytime. Kung ito yung gusto kong dating na amoy, no? And then, sa gabi naman, si uparfume. So, pwede siya sa bahay or pwede mo rin siyang gawing signature scent silang dalawa kung ayaw ninyo ng matapang na pabango. At least, meron na kayong dalawang Chanel na hindi super strong, pero at least mabango and Chanel siya. So, thank you for watching, guys. I hope nakatulong tong review na to. See you in my next video. Bye!